mapagpalang hapon sa ating lahat. Welcome back to our channel. This is Maria Belia Abihar. Kung bago kayo sa channel ko, paki-like and subscribe. And then paki-click ang bell button upang ma-notify kayo sa lahat kong mga video. Guys, andito po tayo ulit sa LRT1 Cavite Extension upang mag-update ng bagong mga kaganapan. Ngayon po ay June 3, 2021. So ito guys, kahapon nagkaroon po tayo ng bagyo. Bagyong Dante. So ito guys, ngayon yung LRT1 Cavite Extension. So ito guys, tuloy-tuloy lang po yung paggagawa nila. Ayan. Ayan po yung mga manggagawa guys. Meron po silang ikinakabit. Ito po guys, yung LRT1 Cavite Extension. Ay galing po ito from Baclaran. Guys, yung LRT1 Cavite Extension, yung Belleville project ng ating Pangulo, Railway Elevated Project po ito guys, from Baclaran to New Cavite. So ito po guys, dumaan po ito dito sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Dito po yung istasyon. Ito po yung, kaya malawak po dito yung dadaanan niya nila. Kasi dito po guys yung istasyon ng Santo Niño. Dito sa Santo Niño po nila pinadaan, dadaan yung istasyon. Dito sila magsasakay at saka magbababa. Yan po o, yung Ninoy Aquino Extension. Dyan po nila yan guys, dyan sa mga kabahayan na yan. May mga dinimulis na po dyan. Yan o. Dyan po nila ilalagay yung Ninoy Extension. So ayan guys, yan po naman yung kulay blue doon. Yan po yung bridge, yung tulay, pinalawak po nila. So walang gumagawa ngayon guys. Wala pong gumagawa ngayon dyan sa, kasi nung nakarang araw nag-update ako dito, binuhusan na po yung lugar na yon, yung portion na yon. So ito guys, wala sila, walang gumagawa. Pero mapapansin nyo po guys, dun sa taas, ayan po, nakaready na po yung girder. Sigurado po ako i-install yan ngayon, ngayong araw na to. Hindi ko lang alam kung anong oras, pero i-install po nila yan guys. Kung may aeroplano na naman. Pupuntahan po natin yung ng malapitan. Puntahan po natin yung tulay. Silipin po natin bakit wala nang gumagawa. And then titingnan din po natin yung girder. Alam ko marami nakaantabay dyan ng mga vlogger. Pupuntahan po natin guys. Ito po yung LRT1 Cavite Extension. Dito po guys, yung lugar na to, yung portion na to, dyan po itatayo yung extension, yung Aquino Extension. Yan, ayan po sa taas yung girder. Maya maya po i-install na po yan. Nakarang araw nakita ko kung paano itataas yung ano, yung girder na yan doon po sa C5 Las Piñas. Nandun po yung paggawaan, pinuntahan po namin. So nakita ko, nasaksihan ko, nag-live po ako doon.
So yan guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Tingnan natin po ng malapitan. Ito po yung Belleville project ng ating Pangulo. Talagang napaka ang magbibenefits po dito yung mga taong bayan, kasi mababawasan na po ang traffic, lalo pa yung papuntang Cavite. Sobrang traffic po papunta roon. Minsan nga pumunta kami ng asawa po. Inabot kami ng 8 hours. Balikan. So yan na guys. Ito yung unang kalsada. Nakatawid na po yung LRT1 extension na po. So, tuloy-tuloy lang po yung kanilang pagkabit na Gerder hanggang Donggalo lang po ito, kasi hanggang dyan lang po yung mga poste. Okay, nilataga na po lang nila dito ng bata yung visit yung guys. So bridge yung tulay, next time po nila yan guys. May mga gumagawa pa pala, alakala ko tapos po. Yan po yung LRT papuntang ano na yan, papuntang last year niya sa may C5 yung LRT na yan. So guys, tuloy-tuloy na natin, sigipin po natin yung papuntang Donggalo. Yan guys, naka-standby lang po yung builder. Bago kasi yan ikakabit guys, titingnan mo muna yun ng mga ano, ng mga manggagawa. Nasa tinitingnan ng mga supervisor. So ngayon araw na siguro ang ikakabit ay yan o. Ayan po, pag ano, tatakbo na yan papunta roon. So tingnan nyo guys, ang ganda na po na ay may mga gumagawa sa tao. So ngayon, antabayanan po natin yung pag-install. Siguro daraw ay sabagay, isa lang yung nakakasayay. Isa lang yung nakaantabay din natin. Siguro mamaya. Hindi ko lang alam kung anong oras nila ikakabit. So, konti na lang guys para makatawid na po siya dun sa barangay Donggalo. Ayan guys. Ito po yung ating Belleville project ng ating Pangulo. Dito po sa barangay Santo Niño, Parañaque City. Kung saan patuloy po siguro sabi nga nila June or July. Mag-start na po. Pero parang hindi po. Pero doon sa kabilang ano kasi doon sa may tawid nito, sa may Lawyerta, wala pa po mga poste. Matagal nila yung ikakabit bago ano, pinapatigas muna yung mga poste. Ang hirap po kasi doon magbutas, kasi yung parang may mga bakal-bakal din sa ilalim, hirap nilang butasin yung ilalim. Ayan po guys, yung kulay orange, yan po yung launcher. Siya po yung nagbababa niyang girder na yan. Para ma-elevate yan, no? Yan.
Natutunan ko na lang ito dahil sa pagbablog na to eh. Launcher daw ang tawag yan sa kulay orange na yan. O, launcher nga. Hindi daw, launcher pala. So guys, yan po ang pinakabagong update ko dito sa barangay San Pedro. Siguro ilang posti pa kaya yung teka, silipin natin. Ilang posti pa kaya bago makarating dun sa barangay Bungalo. Marami-rami pa rin po. Siguro mamaya dito ako pipwesto. Yan yung iglesia ni Cristo. Pagtawid niyan doon, Bungalo na yan doon. Dito ang barangay San Pedro. Itong portion na to. Yan. Naka-ready na po yung launcher para i-install itong ating girder. So guys, yan lamang po ang ating bagong update ngayong araw na to. Maraming salamat po sa pag-suporta at pag-subaybay na aking channel. Thank you po. God bless po sa bawat isa sa atin. Bye!